Sandalyan. Siyempre, bagong gupit tayo, bagong vlog na naman. Time check, it's already 10:41 PM. And it's Holy Wednesday, so kahit gabing-gabi na traffic pa rin, no? So, abangan nyo mamaya, kasi 12 ng madaling araw, aalis na tayo. And punta na tayo ng Bicol, of course. And shoot tayo doon na performances and vlogs, syempre. Tapos kakain din tayo doon. Medyo antok si Ata Gino, pero kakayanin. So, lilipad po ako si Kondalia team para sa vlog namin sa Bicol. Hoy, trabaho ko yan ah! Alis na kami, guys. Bye-bye! Goodbye, Philippines! Bye-bye! So, ngayon nga, hello everyone. So, time check, Sir Prince. It's 11:57, so we're currently at Ortigas Ave pa. So, mahaba-habang biyahe pa, no? So, our time, expected time of arrival is, ano pa, mga May 26. Hindi pa. Basta matagal pa. So, ayun lang. So, sleep na muna kami. Beauty rest na muna. So, time check, it's 12:36. So, nandito kami ngayon sa stopover. Hindi ko alam anong tawag yung stopover na to. Marami naman. Kayo na bahala. Ayun, tara, kape tayo. Hello everyone, kape muna. So ayun po, kakaalis na namin sa stopover. Ano na, go over na po. Kasi yun na stop. So time check, 1:04. So medyo mabilis yung oras. Ewan ko anong oras kami makakarating na Bicol. Pero see you there. Oh, transition ulit. Meanwhile, opo ma'am, kasi masarap yung mga pagkain. Anyway, hi everyone. So, nandito tayo ngayon sa double check ko ba? Ate Mona and Quezon. So, malapit na tayo. Thank you ma'am. Ayun. Ayun muna tayo ng Lomi para hindi malipasan ng buto. Medyo malayo-layo pa. Yes. First food, pag-alis na. Natingin sila sa atin. Ayun, time muna tayo. Bye! See you! Ay! Time check pala! Sorry, it's 7:30. Bye! So po, so we're eating snacks and we're in Bicol na! Hello everyone! So after 16 hours, touchdown na po na. So here we are, the resident of our CEO. So bahay ni Maman siya po na. So ayun, narinig yung mga may kumakalaskas na na Rondalian, no? So ayun, nag-e-ensayon sila. Meron tayong lunch. Supposedly kanina pa lang. Dapat 12 dumating na tayo. So ayun, meron tayong menudo, meron tayong chop suey, isda, tilapia, and then mga kakanin, no? Ngayon naman, nandito yung mga food. Wow, sobrang dami, di ba? So, syempre, explain ito ni Mami Dang. Mami Dang. So, ayun, Mami Dang, of course. May nakita ko dito parang mga suman. Ano po itong medyo malaki, Mami Dang? Ito po ang tinatawag dito sa amin, balisungsong or alipi. Parang po laman yan, Mami Dang? Parang giniling na bigas. Tapos merong yang coconut. May maliit din po. Balisungsong pa. Tapos ito naman po, ang tinatawag po itong arroyo. Ang laman po nito ay kulay violet. Masarap po ito. Kung tikman ninyo. Ay. Nakakatakam nga po. Oy, sarap. Ang lagkit. So, ayun po. So, ito po nakikita ko rin po. Parang may mga banana cue or parang maruya po ba ito, Mamida? Ito po tinatawag na sa iba maruya or baduya. Pero dito sa amin sa Nabua, tinatawag itong sinapot. Sinapot. Mga asagin po yan na binibiak pa. Merong arena. Wow, ayun. Ito sa mantika. Perfect. So, syempre, hindi magtatapos ang lahat. Kung wala, ganito, wow, ang sarap naman po. Para siyang may dinuguan, tsaka may pansit. Ano po ito, Mami Dang? Hinahalo po ba siya or hinakain siya ng separate? Ano po tawag dito? Ito po ang tinatawag na inulas sa Nabua or sa Tagalog, dinuguan. Ito yung mga internal organs ng baboy. Meron naman yung laman lang pwede na ito, dinuguan. Kung oras na ng merienda, punta na kayo kung saan-saan dyan, sa kali dyan,
meron na dyan mga ginisang pansit. Ito yung pansit bato. Yan ang pinakasikat na pansit ba yan? Pansit. Ah, pansit bato. Yan, igigisa. Kung gusto na ninyo mag-order, ayan, ilalagay sa lalagyan. Tapos, ano ba gusto ninyong kainin? Pansit po na may dinuguan. Lalagyan po nito. Ayan, masarap na po yan. So, yun po ang mga pagkain nandito sa atin ngayon. So, thank you very much, Mami Dang. Thank you. So, everyone, so nandito tayo ngayon sa Shotlist. And kung saan, coffee shop daw to. And then, mukhang pinipilahan naman siya. And then, recommended to ng MPG member natin na si Fernie. Fernie, lika. Fernie! So, yung Shotlist kasi parang my personal go-to coffee shop kapag umiuwi ako ng province. So, hindi siya yung typical na coffee shop na merong parang nag-offer ng parang usual na parang kapihan talaga. Parang tatamba yan. Parang ano lang talaga, go-to. Like parang to go kayo. So, mahaba yung pila. Mahaba yung pila, maraming nakikisiksik sa pila. So, eto na siya. Hindi akin to. So ayun, meron tayong waffles with kuchinta. Saring. Fruit siya ha. So eto na yung may-ari. Ito, we have here mga different kinds of coffee. May matcha sila, may Vietnamese coffee, and then may, I think it's a Spanish latte siya. Porque contigo. So yun lang. So mag-drink na kami ng coffee and then naka-timelapse na lang. So time check, it's already 9:37 na. So medyo late na tayo sa schedule kasi supposedly 9:30 nasa La Purisima na tayo. So catch up tayo doon and then kita-kits na lang kung anong gagawin natin doon. Ayun, so nakasakay na kami sa service namin. So estimated time of arrival po is 15 minutes. So time check 9:41. So baka mga before 10 siguro nandoon na tayo sa La Purisima. So ayun, so hello everyone. So nandito tayo ngayon sa La Purisima National High School. And of course, sa wakas, nakarating na talaga tayo, no? After ng 16 hours na travel natin kahapon. So yun, I think familiar kayo sa kanila kasi sumali sila last year ng junior category for NAMSA, no? So I think ma-familiarize nyo talaga yung mukha nila kung nanood ka nung NAMSA, no? So ayun, so ngayon nagre-rehearse sila. So tara, tingnan natin. Nagre-rehearse sila, tara. Rehearse sila. I think alam nyo yung pyesang to. Gabi ng mga aswang. Tama? Huwag muna tayo magulo. Pero andito sila. Papasok tayo after na lang nung solo nung gabi ng mga aswang kasi baka makagulo tayo sa rehearsal nila. Sentay natin. Wow naman! Ayun, tara, pasok tayo. Ayun, tapos na. Naiya kasi kaming pumasok kanina eh. So ayun, so hello La Purisima! Hello po! So ayun, okay lang ba makigulo kami? Opo, wow, parang grade 1. Tara, sige, pasok muna tayo. Pakilala muna tayo dito. So, hello po. Ako po ulit si Nico from Musicondalia. So,
So yun everyone, hindi kumpleto yung travel log natin. Syempre hindi tayo magtatanong-tanong, no? So we have here... And Margaret po. Margaret na lang. Marga or Garrett daw, ganun. So ano tinutugtog mo, be? Bandria 2 po. Ay, nagbabandria 2 siya. So sumali ka ba nung NAM siya last year? Yes po. Kamusta yung experience? Ano po? Enjoying po, tas memorable po siya kasi ano po, kami po yung first batch na nag-represent po sa NAM siya. Wow naman, deserve. De, thank you din po kay Ma'am Rich na tinicheer up po every time na pag sinasabi po namin na Ma'am, di po namin kaya, sasabi niya, kaya niyo yan. So ayun po, again, si Margaret po, ayun, bye-bye na tayo, bye-bye! So syempre, kung may Banduria player tayo, hindi naman magpapatalo yung Octavina, no? Magpapatalo ka ba? Hindi po. Ay, hindi, perfect! And your name is? Jaira po. Si Jaira, sige Jaira, ito yung tanong ko sa'yo, ba't nandito ka rin sa La Purisima? Dito po ako na nag-aaral kasi bukod po sa maganda po yung quality ng education po dito, mas na-enhance po yung skills namin in any aspects po, like sa sports po, or sometimes po sa mga talents po namin, kagaya po ng sa dito po sa Randall. Wow naman, po Miss Universe yung sagot. So ilang years ka na nag-Octavina, if you don't mind asking? Wow. Ano po, since elementary po. So nasa NAM siya ka rin nung last year? Apo. Kamusta yung experience mo doon? Maganda po, tas medyo nakakaba din po. Apo. Siyempre, hindi na natin papatagal yun. Any words for our trainer conductor, yung mga sumusuporta sa La Purisima? Sa music con po, ano po kayo, friendly po kayo, ganun po. Tas maganda po yung pag-acknowledge nyo po sa aming mga students po. Tas yung pagtuturo nyo po sa amin, tas nakukuha yun po namin agad. Tas in sa mga principals po naman, tas sa mga supporter teacher, masasabi ko po sa kanila is napakabait po nila dahil palagi nila po kaming tinutulungan at ginagabayan po sa mga kantas pong ano na. Baka iiyak ako. So thank you very much, Jaira. So before we go, hep hep! Hooray! Bye-bye! Siyempre, hindi magpapatalo ang... Ito yung tugtog mo, be? Guitar po. Guitar. And name mo? Jim Fritz. Jim Fritz. Ay, ikaw pala si Jim Fritz. Friends pala kita sa Facebook eh. Ikaw pala, yun. So ayun, sige. Ilang taong ka na tumutugtog? Mag-2 years na. Mag-2 years, grabe. Pero ang galing-galing na nag-accompany na. So nakita nyo kanina yung mga nag-accompany siya, yun. So ayun, nasa NAM siya ka rin last year. Okay. Kamusta yung experience? Mabilis lang ang haba kasi ng mga sagot nila. Maganda. Shadow nung may clear yung sagot mo. So ayun, any tips sa mga guitarists out there, kahit 2 years ka pa lang? Sa mga gustong mag-gitara, ano masasabi mo? Lagi pong magpa-practice at huwag po magpapatalo o mag-give up. Ayun, huwag mag-give up. So ayun, Jim Fritz, bye tayo. Thank you! Hello everyone! So syempre naman, hindi magpapatalo ang ating conductor na si Ma'am? Richelle May Villas po. Oh, ma full name. So Ma'am Richelle, ilang years ka na po nagkokonda? 5 years po. Simula po. 5 years dito. Na-assign dito sa La Purisima. So 5 years na. So since 5 years ka na nagko-conduct, syempre may mga challenges 'yan, no. Ano yung mga ano mo, ma'am, mga challenges when it comes to conducting? Unang-una po, may mga students po kasi na ay mga players po na kung saan-saan nakatingin, tsaka mahirap po na ano yung attention nila. Minsan, lalo na po yung mga baguhan, pero yung mga datihan po, pag nakatayo na ako, automatic po ano na po, naka-position na. So shout out sa mga baguhan, tingin-tingin daw. So ayun, syempre to end na rin our short interview. Ma'am, tips din po sa mga conductors out there sa mga gustong mag-conduct ng Rondalia din. Ang gusto niyo pong sabihin sa kanila? Okay, tips ko po, unang-una dapat po mahaba yung pasensya niyo. Kasi dapat mahaba po talaga ang pasensya niyo kasi iba-iba po ang mga ugali, attitude ng mga players. Tsaka of course po dapat po marunong ka pong makipag-communicate sa parents, sa mga stakeholders, sa admin, kay principal, saka sa mga ibang teachers po. Yes. So thank you very much, Ma'am Richelle. No? So bye-bye po tayo sa camera! So syempre naman, para matapos yung mga short interview natin, matapos yung Banduria, Octavina, guitar, and then syempre naman yung conductor. And of course naman, di magpapatalo ang ating principal na si Ma'am? Oo naman. Ma'am Lilibet Fajardo Moralde. Principal 3 of La Purisima National High School. Wow! Full name, position, date of birth. Ganon! So ma'am, mag-start na tayo sa interview natin. So ilang years na po kayo ditong principal sa La Purisima po? I came here last February 2021 during the pandemic. Okay. And now I'm already 3 years in the school. So ayun po, any challenges po when it comes to managing a Rondalia din po sa school? Ano po yung mga mahirap dun po ilakad? Of course, there are so many challenges in participating the NAMSIA. Aside from that, in
creating this group because that was the first time that we joined a national event, a national contest, wow, just like the NAMSEA. And of course, heading to that contest, it was not an easy task for a school head. We met a lot of challenges, especially in logistics, in financial matters of our players. So, as a school head, you need to outsource from different stakeholders because our school cannot provide all the financial needs of our Rondalia. And I would like to take that to our very own Governor Luigi and Congressman Villaverde for providing us the accommodation, and also the Mayor Fersimbulan, of we were given instruments. That's why. And also all the parents of our players, they have been very supportive from the beginning up to the NAMSEA. Wow naman. So ayun naman, grabe yung challenges ni Ma'am. So Ma'am, syempre pag may challenges, syempre bibigay tayo ng tips sa mga school head na nanonood, sa mga principal or teachers na gustong bumuo ng Rondalia or mag-manage ng Rondalia. Ano po yung tips niyo sa kanila? There are so many tips. The first thing is... Madami na naman. Of course, the number one tip is, as a school head, you need to believe in the talents of your players. So the first thing is you need to consider the talent because... Sayang naman yung mga talents ng mga bata kung hindi namin ipapakita. We will not showcase them, not only in our locality in Nabwa, but also in the division, region, and in Metro Manila. Oh, there are students who went to Manila for the first time. Yan po yung mga tips ni Ma'am. I hope na ma-fulfill niyo yung lahat ng tips niya, ma-narinig yung mga challenges. Ma'am, parang napagod ako. Thank you po, Ma'am. Ayun lang. Ma'am, naka 5 minutes na po tayo, Ma'am. Yung videographer natin, Ma'am, umaalis-alis na po. So, bye-bye na po tayo. Thank you, Ma'am. Because of that... Ayaw pa niya to. Ma'am, tama na, Ma'am. Tigil na, Ma'am. Tigil na, Ma'am. Tama na, Ma'am. Pati... Ay, perfect. Thank you.